kasi tayo ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Poong Jesus Nazareno, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisang hatid ng Espiritu Santo na way laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magandang hapon po, mga kapatid. Ating pong ipagpasalamat ang biyaya ng magandang maghapon, ang biyaya ng sikat ng araw, ang biyaya ng magandang panahon, ang biyaya ng pananampalataya na nagtitipon sa atin ngayon. Kapistahan po ngayon ni Santa Clara ng Assisi, ang kinikilalang kapatid ni San Francisco ng Assisi at naging tagapagtatag fundadora ng mga monasteryo sa kanyang pangalan, sa ngalan ng Panginoon. Pagdasal po natin ang lahat ng mga food technologists at mga medical technologists sa kanilang board exams, ang ating pong mga personal na mga intensyon at kahilingan, ang mga may kaarawan, ang kagalingan ng lahat ng mga may sakit, at ang lahat nating mga pakiusap sa Panginoon. Upang sama-sama tayong muling mabiyayaan ng Diyos, aminin natin na tayo nagkasala upang mapasa ating muli ang kanyang kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na luba kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya't isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinaguyod mo si Santa Clara ng Assisi sa pagmamalasakit sa mga dukha at taba. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, masundan nawa namin si Jesucristo sa abang pamumuhay na ikaw lamang ang inaasahan, upang kami paging dapating sumapit sa pagsasaloob ng iyong paghahari. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito. Nasaksihan o nabalitaan man lamang mula ng likhain ng Diyos ang daidig. Maliban sa inyo, sino pa ang nakarinig sa tinig ng Diyos mula sa haliging apoy? At nananatiling buhay, sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang
bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipagsubukan ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan, at ng makapangyarihang mga gawa, tulad ng ginawa ng Panginoon sa Ehipto. Ang mga pangyayaring ito'y ipinamalas niya sa inyo upang maniwala kayo na walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Mula sa langit, nagsalita siya sa inyo upang kayo'y turuan. At dito sa lupa, nagsalita siya mula sa apoy. At dahil sa pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, hinirang niya kayo. At sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, ay inilabas kayo sa Ehipto. Pinuksa niya ang mga bansang mas malakas sa inyo upang maluwag kayong makapanirahan sa lupaing ibinigay niya sa inyo ngayon. Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Kaya nga, dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, mapapanuto kayo at lahing susunod sa inyo. Magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Kaya aking babalikang gunitain ang ginawa, ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. Sa lahat ng ginawa mo, ako'y magbubulay-bulay. Magbubulay-bulay ako sa diwa at isipan. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal. At wala nang ibang Diyos na sa iyo'y ipapantay. Ikaw ang Diyos na ang gaway tunay na kahanga-hanga. Iyang kadakilaan mo'y nahayag na sa nilikha. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Dahilan sa iyong lakas, mga hirang mo'y tinubos. Ang lahat ng mga angka ni Jose at ni Jacob. Ikaw, O Diyos, ang nanguna sa bayan mong parangkawan. Si Moises at Aaron, iyong iyong naging kamay. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Magsitayo po ang lahat. Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakanting langit. Ale. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili,
pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao upang maibalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong iyon, gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon pong muli sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa ating banal na misa ngayon pong Biyernes, araw ng ating debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno at kapistahan ni Santa Clara ng Assisi. Palakpakan po natin ang mahal na poong. Siguro ho'y nagtataka kayo, bakit? Anong nangyari sa altar ng Quiapo? Meron hong ganap at meron hong magaganap. Siguro ho'y hindi naman ho lingid sa atin na pinagsisikapan ho natin na bigyang saysay, bigyang diin at huwag kalimutan na kamakailan ay hinirang na po at kinikilala ang Quiapo Church, Basilica Minor ng Poong Nazareno, parokya ni San Juan Bautista bilang pambansang dambana, National Shrine of the Black Nazarene. Kaya po mayroong konting pagsasaayos na ngayon pa lang ayos na ho, di po ba? Napakaganda hong tingnan. Simple lang at lubusang nahahayag ang kadakilaan ng Panginoon. So yan ho, ang kagandahan ng simple, mas na bibigyang tuon at pansin ang tunay na dahilan ng ating pagparito, ang mahal na poon. Okay na ba? Ganto na lang tayo? Ganda ho, di ba? Simple lang. Ngayon po ay ating bibigyang pansin sa pagninilay ito pong salmo. Ano ho yung ating salmong tugunan? Sige nga, hindi nyo ba nalilimutan? Ano ho ang sabi sa salmong tugunan? Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Di po ba? Naalala pa? Bilis na makalimot. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Marahil marayan po sa atin, marami sa atin ang nagtatanong, bulay-bulay. Ano ibig sabihin ng bulay-bulay? Medyo malalim pong saling to sa Tagalog, sa Filipino, na wala pong ibang kahulugan kundi ang pag-alala o ang hindi paglimot. Ang pag-alala o di paglimot. Ang paggunita. Kaya nga po doon sa unang stroke or stanza, ang sabi, kaya aking babalik kang gunitain ang ginawa mo. Ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. Aking babalik kang gunitain ang ginawa mo. Yun po ang ibig sabihin ng pagbubulay-bulay. Sa lahat ng ginawa ng Panginoon, aking babalikain, babalik kang gunitain ang mga ginawa ng Panginoon. Now, nais ko po itong bigyang pansin dahil napakahalaga ho ng pag-alala o di pagkalimot sa larangan ng pananampalataya. Sa katotohanan, ang lahat po ng ginagawa natin sa simbahan ay sa ngalan ng pag-alala. In the spirit of remembering. Yan ho ang bukang bibig ng Panginoon. Kaya tayo ho'y nagdiriwang ng banal na misa. Gawin ninyo ito bilang
Tanggalin nga ho natin ang ating mga face mask. Gusto kong marinig ang inyong tinig. Sabi ho ni Lord sa misa, noon pa, sa huling hapunan, gawin ninyo ito bilang, I praise the Lord, di nakalimot, pag-alaala sa akin. Very basic. Huwag mong kakalimutan na kahit sa Panginoon, napakahalaga ng pag-alala. Ang huwag makalimot. Malaking usapin ho ito. Pwede ho tayong maghapon, ilang araw magnilay, mag-usap tungkol sa pag-alala, paggunita o di pagkalimot. Na sa isang tao pong nagpapasyang makalimot, ito'y dahil sa kanyang sama ng loob. Nasaktan ako, na-hurt ako, kakalimutan ko na siya. Ayoko nang manariwa ang lahat ng narinig ko at naranasan. Ayaw ko na rin siyang makita. Kinakalimutan ko na siya. Wala na siya sa buhay ko. Binubura ko na siya. Binablock ko na siya sa lahat ng aking mga internet platforms. Yun ho'y the negative aspect of wanting not to remember, to forget. Pero kung ganun ho ang kabaliktaran, negative, ano ho ang positive? Ang taong nagmamahal, laging gumugunita at laging nakakaalaala. Ayaw niyang kalimutan dahil sa tuwing maalaala niya ang nakaraan, ito'y nagbibigay kahulugan sa kanyang kasalukuyan. Wala man siya ngayon dito sa kasalukuyang pagkakataong ito, ngunit di ko nakakalimutan ang lahat ng kanyang mga ginawa, ang lahat ng kanyang mga sinabi, ang lahat ng mga magaganda kong karanasan na patuloy kong sinasariwa dahil napakalaki ng pagpapahalaga ko at pagmamahal sa kanya. Mahalaga ho ito sa pananampalataya, lalong-lalo na ho sa atin na marami hong ipinapakiusap sa Diyos. Na sana, hindi ho natin makakalimutan ang maraming pagpapaunlak ng Diyos sa atin. Kahit sabihin natin ngayon, Lord, ba't tahimik ka? Lord, ba't parang mailap ang swerte? Lord, ba't parang ang iba ang pinakikinggan mo? Ako wala pang sagot. Lord, natutulog ka ba? Natutulog ba ang Diyos? Awit ho ni Gary V, di ba? Natutulog ka ba, Lord? Gising naman, Lord. Pero ho, kung paiirali natin ang pag-alala, di natin kakalimutan na noon, ako'y pinagpala, ako'y sinagip ng Diyos, ako'y pinakinggan. Kahit ngayon, na mistulang tahimik ang Panginoon, ramdam natin na ang kanyang kabutihan ay nasa sa atin. Naniniwala ba kayo doon? Kasi o, hindi sa lahat ng oras mapapasa atin agad ang ating hinihingi. May hinihintay ang Diyos, may gusto siyang makita sa atin, at may gusto, meron siyang hinahanap sa atin na kung hindi niya ito makita at hindi ayon sa kanyang kalooban, baka humatagalan or even worse, baka hindi niya ipagkaloob. Ngunit, ito ba'y sapat na para talikuran ng Panginoon? Of course not. Kaya nga ho, napakahalaga sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos tulad ng kanyang pagnanais na ang ugnayan niya sa atin na hindi mapuputol na laging gawin ang pag-alaala sa kanya. Ang huwag makalimot. Huwag makalimot. Huwag makalimot sa Panginoon. Huwag makalimot sa dami ng kanyang pagtugon. Huwag makalimot sa mga taong minarapat niyang gawing instrumento, kasangkapan na naghatid ng kasagutan sa ating mga pangangailangan. Huwag makalimot sa lahat-lahat ng kanyang ginawa sa atin. Ito ho ang sabi sa atin at ating pinag-uulit-ulit kanina sa Salmo. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako.
sa lahat ng ginawa mo, babalikan at gugunitain ko ito. Kaya ngayon ho, sa pagkakataong ito, kaya ba nating alalahanin nang walang pamimili, without being selective nor choosy, buhay na buhay ang lahat ng pagtugon ng Diyos sa akin. Na kahit hindi ko nga hiningi, may ginawa ang Diyos na hindi ko malilimutan. Siya na ang nagkusa, siya na ang gumawa sa bagay na hindi ko hiningi, ngunit minarapat niyang sa akin ay mangyari. At hindi ko siya malilimutan sa bagay na iyon. Kaya naman ako'y nagbabalik, humihinging muli, naghihintay at nagtitiwala na kahit ngayon, patuloy ako sa pagtawag at pagmamakaawa. Alam kong di natutulog ang Diyos. Alam kong di siya nakakalimot. Alam kong ang Panginoon ay laging makakaalala sa akin. Naintindihan ho ba? Napakahalaga ho ng pag-alala. Kasi sa oras na mawala po yung ating kakayahang makaalala, tapos na. Na-experience po ninyong meron kayong binati, meron kayong nilapitan, nagkusa kayong pumansin at ang tinanong sa inyo, sino po sila? Do I know you? Have we ever met? Masakit po yun, di ba? Narinig nyo na ba yan? Kilala ba kita? Nag-meet na ba tayo? Yan ho yung medyo naging viral nitong nakaraang linggo ho, di ba? Doon ho sa backstage, di ba? Isa ho sa bukang bibig ng ating hinahangaang mga awit. Do I know you? Totoo naman, di niya kilala. Pero sa atin hong nang nakakakilala, and in return, hindi tayo maalala, isa ho itong napakasakit na karanasan. Kaya nga, mula sa Panginoon, sa ating poong Jesus Nazareno, ito ang kanyang isa sa mga tagubilin. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ayaw niya na tayo'y makalimot sa kanya. Gusto niya na tayo'y lagi niyang maalaala. Dahil siya mismo, hindi rin nakakalimot sa atin. At sana, sa patuloy nating pagtawag, paninikluhod at pakikiusap, pagmamakaawa, hindi ko rin kakalimutan, huwag kalimutan, huwag limutin ang lahat ng kagandahang loob ng Diyos sa atin. Patuloy nating alalahanin na Lord, alam kong di ka natutulog, ang kabutihan mo noon ay mangyayari pa rin ngayon. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng paglimot sa sarili, pinapasa natin ang ating krus sa araw-araw sa pagsunod at pagyakap sa Panginoon. Sama-sama nating ipagkatiwala sa Kanya ang ating mga kahilingan, ang ating tugon. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang Santo Papa at mga obispo, naway pasanin ang kanilang krus ng pastoral na pagkalinga at tungkulin na walang makasariling sakripisyo. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang lahat ng tumatanggap ng bigat ng tungkuling publiko, naway lumago sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang responsable, totoo at malinis na pagsasagawa ng kanilang mga tungkulin. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos,
bigyan mo kami ng kapangyarihan. Buong puso nawa nating suportahan ang pagsulong ng katotohanan at labanan ang patagong impluensya ng kasamaan. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga biktima ng opresyon, naway magtamo ng katarungan, kalayaan at kapayapaan. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga nagdusa at namatay para sa pananampalataya, naway umani ng makalangit na gantimpala. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Sa pagsisikap nating kalimutan ng sarili, alalahanin naman natin ang iba. Basbasan mo po ang mga food technologists at medical technologists sa kanila pong pagbo-board exams, ang mga naghahanap trabaho, ang kagalingan ng mga may sakit, ang mga mag-aaral sa pagbabalik eskwela, ang mga mahal namin sa buhay malayo sa aming piling. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Kasihan mo rin po ang mga kababaihang yumakap sa buhay pananalangin, lalong-lalo na ang mga naghahangad at nagbabalak mamuhay bilang mga mongha. Naway katulad ni Santa Clara ng Assisi, sila'y dumami at maging instrumento sa paglaganap ng kapayapaan at malalim na pananampalataya. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Patuloy mo po kaming pagkalooban ng magandang panahon upang tuloy-tuloy kaming makabangon mula sa trahedya ng bagyo at baha. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Sa katahimikan, ating pangipagkatiwala sa Panginoon ang iba pa nating mga personal at mga pamilyang kahilingan. O Diyos, Amang makapangyarihan, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa patuloy mong pag-alala at pagkilala sa aming lahat bilang iyong mga anak. Kami rin naway huwag makalimot, bagkus laging sariwain at alalahanin ang lahat ng kabutihang nagawa mo na sa amin upang patuloy kaming umasa at maghintay sa biyayang sa amin ay sasapit pa rin. Sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, mga kapatid, upang itong ating mga nakayanan, kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat, at mga taong pinagdarasal, ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, mapakinabangan nawa namin sa idinudulot na bunga ng aming paghahain.
upang katulad ng huwara naming si Santa Clara ng Assisi, kami dinadalisay nito sa dating pamumuhay ay umunlad nawa sa pagkakamit ng buhay mong bigay. Sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak naming may mga banal na tao tulad ni Santa Clara na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at makamit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ay ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggagalingan namin ngayong nililingon at dito mo rin nais na kami ay makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang napari. Ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad na ang sabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay kunitain, sarili ay inihain, bilang pagkaitinumi, pinagsasaluhan natin. Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na maglingkod sa iyo.
isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Jose na aming Arsobispo dito sa Maynila, at lahat ng obispo't kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ang Nuestra Señora de la Buena Hora, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, ni San Juan Bautista, aming patron, ni Santa Clara ng Assisi, at ng lahat ng mga apostol, martir at banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang magkakapatid sa isang Panginoon, dala ng ating tauspusong pag-alala at walang paglimot, sama-sama nating awitin ang panalangin tinuro niya sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon
ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Huwag kakalimutan, sa pagbibigayan, higit tayong tatanggap. Kaya't ating buong pusong ibigay, ihatid sa iba, ang kapayapaang ating hinahangad. Peace be with you. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, siyang naghahangad na makalimot nawa tayo sa sarili at makaalala sa Kanya at sa iba. Mapalad tayong lahat na sa Kanya ay tatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ikay kasama ko. Ang samo ko't dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman,
ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kaloobin po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kaming umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang samo po't dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, HDN at Marian Group at mandated organization ng ating simbahan sa darating na August 15, 2023, Martes. Dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng Mahal na Birheng Maria at kaalinsabay nito ang kapistahan ng Nuestra Señora de la Buena Hora. Ang maringal na misa ay sa ganap na 12 ng tanghali at sa 5 ng hapon ay susundan ng prosesyon. Makiisa po tayo. Ipinagbibigay alam po sa lahat na ang pahalik sa likod ng altar ng imahe ng Poong Nazareno ay pansamantala munang isasara sa kadahilanan sa pagbibigay daan na mga gagawing paglilinis at pagsasaayos ng paglalagyan ng imahen. Kaugnay nito, patuloy pa rin naman po ang pahalik sa imahen ng Nazareno. Sa Benedict Building sa Evangelista Street po ang pasukan. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa katawan at dugo na aming tinanggap, huwag mong ipahintulot na kami sa kasamaan masadlak. Sa halip, pakundangan sa panalangin ni Santa Clara ng Assisi, umunlad nawa kami sa pag-ibig na wagas araw-araw
at makaharap nawa kami sa iyo sa langit kailanman. Sa ngalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Atin pong tanggapin at baunin ang pagbabasbas ng mahal na poon. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong masaganang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may pasasalamat at utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga pangalan at mga larawan at mga intensyon ng lahat naming ipinagdarasal na di makasimba dahil sa iba't ibang kadahilanan. Maging ang mga imahin at dasalan, ang lahat nawang ito'y magpaalala sa amin sa binyag kung saan kami nangako na ikaw ang pakamamahalin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo tayo at huwag makalimot sa poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Diyos. Sabay-sabay po nating awitin nang di natin malimutan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dininarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Sabay-sabay. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dininarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.